pa something fishy nung kumalat ang mga litratong ito. Palutang-lutang na higanteng patay na isda, parang dambuhalang tilapia na may napakalaking bunganga. Mahahaba ang mga palikpik at buntot at ang katawan maihahalin tulad sa buwaya. Ang haba aabot sa 8 talampakan. Kaya 6 na tao ang kinailangang bumuhat nito para isakay sa truck. At hindi raw po edited ang photo. Katunayan, kuha ito. Take note, hindi po sa bansang Venezuela, kundi sa siyudad lang ng Valenzuela sa Metro Manila. Pero teka, paanong nagkaroon ng monster fish in the city? Malaking tulong ngayong may krisis ang ating mga alagang hayop. Sila ang ating mga stress reliever, katulad ng mga nag-aalaga ng pambihirang dambuhalang mga isda. Ang giant isda, pagmamay-ari ni Ramon. Nitong June 6 daw kasi namatay si Ara, short for Arapaima. Ang pinaniniwalaang pinakamatanda at pinakamalaking Arapaima fish sa Pilipinas. Hindi, paharap na doon. Baba niyo muna, tatakbiyan o. Nalungkot ka dahil mahabang panahon, nagbigay sa'yo ng galak. Siyempre, yung tagal ng pagsasama niyo, ililibing ko ba to? Kapain mo na isang ano. 6 na tao nga ang nagtulong-tulong para iahon si Ara, itinali sa aluminum ladder. At dahan-dahang inangat. Pa, may stretch air na kamo. Tunay na anak nga raw kung ituring ito ni Ramon. Araw-araw niyang kinakausap sa pamagitan ng pagpalakpak. Ara, anak ko na huli. 8 inches lang daw si Ara nung ibenta ito sa kanya, dekada 90. 8 feet. Hanggang lumaki ito ng 8 feet. Kaya mula sa aquarium, pinagawan pa niya ito ng sariling pond. Anak ko na huli. Ito ang tirahan ni Ara. May sukat ng 220 square meter. Hindi lumalaki kahit na may mga feeder. Noon nakawala siya, biglang lumaki. Itong fish pond na to, maraming dalagyan. Pagkain niya yun. Mukhang halimaw yan. Yung ulo niyan, may mga uka-uka na. Harmless yan. Nung gumagawa kami dito ng extension ng kubo, nalaglag ngayon ang martilyo. Paano yan? Nandiyan si Ara. Lumusong yung isang tao ko. Nakuha niya yung martilyo. Papalapit si Ara. Hindi siya pinansin. Hanggang naglakad yung tauhan ko, halos kasabay niya si Ara. Pero huwag kang lulusong ng gabi. Territorial, delikado. Noon nga raw kasagsaga ng Bagyong Ondoy, taong 2009, si Ara biglang nakawala. Sinabi ko sa tauhan ko, chicken mo yung mga ginawa natin kung may nasira. Bumalik yung tao, Kuya Ramon, isda mo, si Ara, nandoon. Tumabid ng kalsada, humupa ng gabewang, nilagay ko yung trailer ko, hinarang ko sa daan, swing out yung isang gate, pakiusap, walang maingay. Ayaw ng Arapaima na maingay. Tinabihan ko si Ara, Ara, uwi na tayo. Parang tuta lang, mga few seconds, asan na? Nasa loob na, sarado ang gate. Alam niyang bahay niya to. Lumipas na't lahat ang bagyo, pati na mga lindol, pagputok ng vulkan, at kung ano-ano pang mga sakuna. Survivor si Ara. Anak ko na huli. Pero tila hindi ng pandemya. Dahil matapos ang mahigit 2 dekada, noon lamang nakaraang Sabado, nakita na lang si Ara na wala ng buhay. Malakpak na ako, tumawag na ako ng kalahating oras, walang lumabas na Arapaima. Yung pala'y patay na siya. Tila hindi patanggap ni Ramon na wala na ang kanyang alaga. Hindi, paharap na doon. Baba niyo muna, tatakbiyan o. Problema ngayon,
Ano na lang kaya ang gagawin ni Ramon para maski pa paano, makapiling pa rin niya ang kanyang higanting isda? Ara! Ang arapaima, itinuturing na isa sa pinakamalaking uri ng freshwater fish sa buong mundo. Kaya nitong lumaki mula 6 to 15 feet o singhaba ng kotse at higit pa. Alam niyo yung dragon fruit? Ganun ka-pink siya. Ang lahi ng mga ito nagmula raw sa South America. Itong isdang ito ay nahahalin tulad sa mga balyena. Sila ay humihinga sa ibabaw ng tubig every 5 to 15 minutes. Ang kanilang buhay ay umaabot sa 15 to 20 years. Para silang buhaya, kung ano yung sa tingin nila ay kaya nilang patayin, kakainin nila. Sa Malabon, may natagpuan kaming dalawa pang arapaima na buhay na buhay ngayon. Pet Malu na pet ni Christian. Namasyal ako sa Cartimar. Na-amaze lang ako sa itsura niya na medyo kakaiba. Pero hindi ko alam na ganun pala siya lumalaki. May dalawang arapaima si Christian. Yung isa, 3 feet ang haba. Ang isa naman, 5 feet. Ito yung viewing niya pagka tinitignan ko bago umakyat o kaya pagbaba. Sa silong lang ng kanilang bahay, pinagawa ni Christian ang mga ito ng pond. Yung islang tonsoy. Kada linggo, gumagastos si Christian ng 3,000 pesos sa pagkain pa lang ng kanyang mga arapaima. Pero sulit daw ang gastos dahil ang kanyang mga alaga, swerte raw sa kanya. Habang dumadami ang aquarium ko, napansin ko naman na gumagaang yung pasok ng mga project sa akin. Nagbibigay ng mga paswerte. Ang kanilang dating repair shop, naging motor supply shop. Sila nga raw ngayon ang nagsusupply sa mga ambulansya at iba pang mga sasakyan na kailangan ngayong may pandemya. Ayun yung nagpapa-relax or nagpapa-anti-stress ko, lalo pagka maraming iniisip o pagod. Sinasamahan ko, nilalaro ko yung isda. I-keep ko siya o alagaan ko siya kung hanggang kailan sila kayang mabuhay. Samantala, balik tayo kay Ramon at kung ano na ang gagawin niya sa namatay niyang si Ara. Okay, pahawak na doon. Baba niyo muna, tatakbihan o. Tinawagan ko ang anak ko, i-research ka ng pwedeng mag-preserve ni Ara. Mabuti na lang at may nahanap siyang taxidermist. Nung makita ko, sabi ko, sobrang laki pala niya. Nakikita namin, nag-dedicate na siya talaga eh. May mga part na ng skin niya na parang, alam mo yung natutunaw na. Kasi pag nag-dedicate na, hindi man na siya pwedeng gawin. Take the challenge. Nagdagdag kami ng chemical para mahabol namin. Pero hindi pala simple ang proseso para ma-preserve si Ara. 6 na buwan ang tinatayang aabutin nito sa halagang 20,000 pesos. Ang ginagawa po natin yan is yung tinatawag po natin na treatment para po mag-dry po yung body po ni Ara. Last na gagawin po kay Ara is yung finishing or painting. Ang plano ni Ramon, i-display si Ara sa kanilang bahay. Anak ko na huli. Para maipagmalaki at bilang alaala. Para naman yung makikita ko, maalala ko, babalik sa akin yung magandang nagawa ko sa isda at yun nagawa niya sa akin. Ara! Ano ang iyong reaksyon sa aming istorya? Tweet na gamit ang hashtag KMJS15. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.